Mga kabukid, magandang tanghali sa inyo. Ngayon, magluluto na tayo ng munggo. Kaya lang yung munggo namin, hinaluan ko na siya ng buto ng sitaw kasi mayroon kaming tira ng buto ng sitaw na Singapore. So, ilulutuin natin siya ngayon pang ulam para tanghalian. At saka, di ba kaninang umaga, nanguha tayo ng pungapong. Ayun, nanguha din ako ng talbos ng ampalaya at saka yung talbos ng kalabasa at saka bulaklak ng kalabasa. Yan ang hihalo natin dito. Hugasan natin siya kabukid. Hugasan natin itong ating buto ng sitaw at munggo mga kabukid. Sabigan na natin at ating isalang. Ito na mga kabukid, maghahanda na tayo ng pangrikado natin sa ating niluto na munggo ngayong pananghalian. Ito lang ang rikado ko mga kabukid, solo bawang lang. Hindi ko na siya lalagyan ng sibuyas. Mga kabukid, ito ang aking pangsasahog. Tinapa na walang ulo. Itong uso sa amin dito sa Tuguegarao. Luto kami ng balatong. Ay, balatong tuloy ng munggo. Ayan. Ganito ang pangsahog. O, mga kabukid, dito na yung ating kinuha na talbos ng kalabasa at bulaklak. Tapos, dahon ng palaya. Ayan. O, diba, sabi ko sa inyo mga kabukid, hindi siya yan malalanta. O yan, buhay na buhay pa rin. Hihimayin na natin. At ihahalo sa munggo. Sarap yan. Tingnan nyo mga kabukid, oh, hindi na, ano, hindi lumukot yung bulaklak niya na yung talagang dry, ano, na tuyo siya or nalanta ng husto. Ganitong ginagawa namin pag may nag-o-order sa amin ng bulaklak ng kalabasa na pambenta, binabalot po namin ng ano, dahon ng saging. Kasi hindi siya masisira. Para pagdating ng hapon, nagugulayin nung bumili, maganda pa rin. Sobrang init dito sa amin ngayon mga kabukid. Pagkabukas ko pa lang nung ano, tingnan nyo naman, nalanta na kaagad yung palaya. Grabing init. Kung nga eh, tingnan nyo, naka-electric fan pa kami, tumutulo na yung pawis ko. Timplahan ko na mga kabukid. Ayan, kumulo na. Timplahan na natin mga kabukid ng pampalasa at saka asin. Kaya ko na po itong gulay natin mga kabukid. Itong talbos ng kalabasa at saka bulaklak. Takpan po muna natin mga kabukid. Lutuin lang natin yung
talbos ng kalabasa tsaka ano, bulaklak. Kasi yung ampalaya, mabilis lang maluto yan. Ilalanat lang yan. Ilagay na natin mga kabukid yung ating dahon ng ampalaya. Ayan. Ito na yung ating talbos. Eh, papatong lang natin tong ating dahon ng ampalaya. Para hindi siya mapait. Ganun lang sekreto niyan mga kabukid para hindi mapait ang sabaw, hindi rin mapait yung dahon ng ampalaya. Ayan. Hanguin na natin at kakain na tayo ng pananghalian. Kain na tayo mga kabukid ng pananghalian. O, luto na yung aming munggo. Ayan na, o. Lahat ng gulay na sa hog niyan galing lang dito sa paligid. Sabi nga nila, pag masipag ka magtanim, libre ang iyong gugulayin. Kaya kain na tayo. Sabing init dito sa amin mga kabukid, ang alinsangan. Ang sarap yung ampalaya. Oh, yan. Ganyan ang gulay. Oh. Sarap yan. Oh, sarap. Tsura pa lang. Lapot. So, hindi mapait yung ampalaya niya mga kabukid kasi nilanat lang. Kain tayo mga kabukid. Paalam mga kabukid, hanggang sa muli.